Hindi mo na naman sinipot ang anak ng amiga ko. Sinabi mo, pupunta ka. Ngunit ni Anino mo, hindi ko man lang nakita sa restaurant. Pinareserve ko pa yon para lang sa inyo ni Melissa. Di ako mang isipin. Ngunit nakakapagduda ka nang talaga, Alejandro. Pusong babae ka ba? Kaya hindi mo magawa magpapasok ng babae sa buhay mo? Palatak ni Gay ng Aurora Salazar na siyang ina ni Alejandro. Sinadya talaga nito ang anak sa opisina nito dahil ni isa sa tawag niya rito ay hindi man lang sinagot. Hindi po ako bakla kagaya ng iniisip niyo sa akin, Mama. Ayoko lang talaga na magkaroon ng kasama sa buhay. Mas gusto ko ng tahimik. Ayoko ng sakit sa ulo. At mas lalong ayoko na magbibigay kirot sa puso ko. Respect my decision, please. Pilit niyang pagpapaintindi sa ina na lahat na lang ginagawa magkaroon lamang siya ng kapares. Sa kanilang magkakapatid ay siya na lamang itong walang masasabing sariling pamilya. Siya pa man din itong panganay ngunit siya pa itong napag-iwanan. Nadala na kasi ito na minsan siya nagmahal. Ngunit pinagtaksilan lamang siya ng babaeng pinag-alayan niya ng kanyang puso. Walang alam ang kanyang pamilya dahil inilihim niya ang bagay na yon. Kaya naman ang alam ng mga ito ay hindi pa siya kailanman sumubok na umibig. No, hindi ako papayag na hindi ako magkaroon ng apo sa panganay ko. Itatakwil talaga kita, Alejandro, kapag ipinagpatuloy mo yung nais mo. Mariing pananakot ng ginang. Sabik na kasi ito na magkaroon ng apo sa kanya. Ito lang kasi ang magdadala ng kanilang apelyido. Umarko na lamang ang kilay ni Alejandro sa sinabi ng kanyang ina. Pang ilang beses niya na bang narinig rito ang mga katagang yon, hindi niya na halos mabilang. Parati ito nagbibigay ng banta, ngunit hindi naman sa kanya ginagawa. Tuloy ay nasasanay na lamang siya sa ina. Pakiramdam niya ay immune na siya sa mga pananakot nito na hindi naman isinasakatuparan. Pagbigyan mo naman ako, anak. Gusto ko lang naman magkaroon ng apo sa'yo. I want a grandchild na galing sa'yo. Hindi lamang apo. Gusto ko rin ang babaeng makakasama mo. Ayoko mamuhay ka na mag-isa. Oras na mawala na ako dito sa mundo. Malayo sa'yo ang dalawa mong kapatid. Isa pa, mayroon na rin silang kanya-kanyang pamilya. Kaya't bibihira na para sa kanila ang makauwi pa ng Pinas. Maintindihan mo sanang ipinupunto ko. Hindi na ako bumabata, anak. Saad ng ginang sa nagpapaunawang tono. Ginagap pa nito ang isang palad ng anak. Pakinggan lamang siya nito. Napabugon naman ng hangin si Alejandro. Palagi na lamang ganito sa kanya ang ina. Napahawak siya sa sentido tsaka yung hinilot-hilot. Pakiramdam niya ay sumakit yung bigla. Tumingin siya sa ina na batid niya nagtatampo na at nadidismaya na sa kanya. Susubukan ko. Pero hindi ako nangangako. Saad niya para lang tantanan na siya ng makulit na ina. Gumuhit ang ngiti sa labi ng ginang. Sa wakas ay mukhang magkakaroon na ng katuparan ang pangarap nito para sa panganay na anak. Thank you so much, anak. Niyakap siya nito sa sobrang galak. Sa susunod na linggo ay babalik ako. At kailangan mayroon ka ng maiharap sa akin na nobya o di kaya'y asawa mo. Kailangan ako ng kapatid mong si Annalyn ngayon dahil manganganak na siya. Huwag ka na sumunod sa Florida, ha? Ako nang bahala sa bunso natin. Ang asikasuhin mo dyan ay ang buhay pag-ibig mo. Huwag mong bibiguin ng mama mo, okay? Malamping nitong sabi. Isang marahang tapik sa braso ang natanggap ni Alejandro mula sa ina nang tumango siya sa sinabi nito. Napabuga siya ng hangin nang lumabas na ng kanyang opisina ng ina matapos nitong magpaalam. Napasandal siya sa swivel chair at pinaglaruan sa kamay ang hawak na ballpen. Mukhang napasubo siya sa sinabing susubukan niya. San siya maghahanap ng babaeng ihaharap sa ina para lang tigilan na siya nito? Naputol ang pag-iisip ni Alejandro nang tumunog ang kanyang telepono. Tumayo siya para sagutin yon. Silamig ng yelo ang kanyang tinig nang tanungin kung sino ang nasa kabilang linya. Kayo po pala, Mother Agnes. May problema po ba sa bahay kanlungan? Naging mahinahon ang boses niya nang magpakilala ang may edad na madre. Nainabutan niya ng donasyon para sa mga batang nangangailangan ng tulong. Wala naman, iho. Nais ko lang magpasalamat sa donasyong ibinigay mo sa bahay kanlungan. Napakalaking tulong ng ibinahagi mo sa mga bata. Hindi kita naabutan nung pumunta ka dito. Kaya formal ako nagpapasalamat kahit na dito man lang sa kabilang linya. Maraming salamat sa walang sawang pagtulong mo sa mga bata.
Nawa ipagpalain ka pa ng puong may kapal. Nasa tono ng madre ang labis na galak kahit napangiti ang binata. Hindi po ako magsasawang tumulong sa mga bata nangangailangan. Dadalaw po pala ako sa mga bata mamaya. Magdadala po ako ng hapunan para sa lahat. Kaya wag na po kayo maghanda ng pagkain sa mga bata. Aniya sa kausap, natutuwang sumang-ayon sa kanya ang madre. Tinapos niya na rin ang usapan dahil marami pa siyang kailangan pirmahan. Bago bumalik sa pwesto, tinawagan niya muna ang kaibigang may sariling restaurant. 4 na putahe ang ipapaluto niya sa kaibigan at sinabing dadaanan niya na lamang pagkalabas niya ng sariling kumpanya. Bandang 5 na rin nang matapos ang lahat ng kailangan tapusin sa trabaho. Dinaanan na nga ni Alejandro ang ipinapahandang pagkain sa kaibigang chef. Nagaya niya ay tumutulong rin sa mga orphanage. Pinasobrahan ko ng 1 putahe para mabusog sila ng husto. Nagdagdag na rin ako ng pandikrema dahil alam kong paborito nila ang mga cake na gawa ko. Saad ng binatang chef na si Ali. Matapos nitong utusan ang ilang staff na ipasok na sa sasakyan ni Alejandro at mga hinandang pagkain. Salamat Ali. Nasend ko na nga pala sa bank account mo yung bayad sa lahat ng ipinahanda ko. Saad niya bago isuksok sa magkabila ang bulsa ng suot na khaki pants ang mga kamay. Hinihintay niyang matapos ang mga tauhan ng kaibigan sa pagpasok ng pagkain sa pick-up na pinili niyang gamitin bago siya pumasok sa kanyang sasakyan. Hindi ka man lang nagsasabi. Libre ko na sana ang mga hinanda namin to sa mga bata. Iiling-iling na wika ni Ali. Nagkipit-balikat na lamang siya sa kaibigan. Mauna na ako. Salamat uli Ali. Paalam niya sa kaibigan. Tumango ito kaya pumasok na siya sa kanyang sasakyan. Binilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan dahil baka nagugutom na ang mga bata. Nabatid niya naghihintay sa pagdating niya. Pagkarating ay agad siya sinalubong ng ilang madre. Sinabi niyang mayroon siyang dalang maraming pagkain. Kaya kinuha na yon ng kababaihan naglilingkod sa Diyos at dinala na yon sa malawak na hapag para pagsaluhan ng lahat. Kuya! Tuwan-tuwa ang mga bata na makita siya ng mga ito. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang salubungin ang mga batang hindi pinanindigan ng kani-kanilang mga magulang. Ibinukan niya ng malaki ang kamay kasabay ng kanyang pagluhod. Isang mahigpit na yakap ang iginawad niya sa mga paslit. Kamusta kayo? Namiss niyo na ba ako? Malaki ang ngiti niya sa labi nang bahagyang kumalas sa yakap ng mga bata. Kapag nasa loob siya ng bahay kanlungan ay tila ba ibang tao siya. Kilala kasi siya ng mga taong nakapaligid sa kanya sa pagiging istrikto at malayelo ang pag-uugali. Sobra po, inihintay ka nga po namin dahil gusto po naming ipakilala sa iyo si Ate Mercedes. Siya po ang pinaka-ate namin dito at wala pa po siyang boyfriend. Kayo na lang po ni Ate Mercedes, Kuya Alejandro, dahil bagay po kayo. Maganda at mabait po si Ate Mercedes at gwapo tsaka mabait naman po kayo. Sunod-sunod na pahayag ng batang si Lucy. 10 taon na ito. Ito din ang pinaka-close sa kanya dahil parang sariling kapatid ang turing nito sa kanya. Alanganing ngumiti si Alejandro. Napakamutit siya sa ulo dahil hindi niya alam kung ano ang dapat na sabihin o itugon sa paglalakad ng mga ito sa dalagang si Mercedes. Magsasalita na sana siya nang tawagan na ni Mother Agnes ang mga bata. Maging siya ay tinawag na din. Halina kayo, kumain na muna tayo. Aniya at tumayo tsaka inakaya mga bata patungong hapag. Nasaan po si Ate Mercedes, Mother Agnes? Masisa ni Jack na matalik na kaibigan ni Lucy. Magkasing edad lamang ang dalawang bata. Kanina pa nito hinahagilap ang mabait na dalaga ngunit hindi nito makita. Napagkasunduan kasi ng dalawang bata na pagparisin ang kuya at ate nila dahil nakikita nilang bagay ang mga ito sa isa't isa. Nasa bayan ng Ate Mercedes nyo, mayroon lamang akong ipinabili sa kanya. Pero pauwi na rin naman yon. Hintayin na lamang natin. Ngiting tugon ni Mother Agnes. Tumangutango ang batang si Jack, maging si Lucy at ang iba pa. Okay lang po ba kuya kung hihintayin natin si Ate Mercedes? Para po magkasabay-sabay tayo na kumain. Tanong ni Lucy. Oo naman. Malambing ang tono niyang tugon. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ng mga ito. Dahil ngayon niya lamang narinig ang pangalang Mercedes sa loob ng bahay kanlungan. 3 beses pa lang niya kasi itong pagpunta sa orphan ng mga bata.
Hindi lang naman kasi mga batang pinabayaan ng mga magulang ang tinutulungan niya. Tumutulong din siya sa mga matatanda na inayawan ng kani-kanilang mga anak. Nakakalungkot lamang dahil pinabayaan ng mga taong dapat na kumakalinga at umaaruga sa mga ito. Nasusuklam siya sa mga taong ginagawang basura ang mga tinutulungan niya. Kapag napupunta siya sa orpan ng mga matatanda ay nadudurog ang puso niya. Nakikita niya ang pagtangis ng ilang matatanda, ang paghahanap ng mga ito sa kani-kanilang mga anak at apo, ang paghahangad na sana'y muling mahagkan at mayakap na mahigpit ang kanilang mga dugo at laman. Kay sakit lamang isipin na porke wala ka ng silbi sa mundo ay itatapong ka na lamang na parang basura. Buhay ka pa, ngunit itinuturing ka ng patay. Pasensya na po, Mother Agnes, kung medyo natagalan ako. May hinhingwi ka ng dalagang kapapasok lamang sa malaking dining ng kalungan. Napunta kay Mercedes ang atensyon ng lahat, kaya matamis siyang umiti. Dumapo din ang mga mata niya sa binatalihim niyang hinahangaan dahil sa kabutihang ibinibigay nito sa kanila, lalong-lalo na sa mga bata. Ngumiti rin siya ng matamis sa lalaki, na ginantihan naman ito ng isang tipid ng ngiti. Parati niya nakikita ang kabutihang ginagawa nito sa mga bata, kaya namamangha siya rito. Hindi lamang maganda ang panlabas nito, maganda din ang kalooban nito, kaya hindi niya mapigilan ang sariling hangaan ng binata. Ate Mercedes! Sabay-sabay na tawag sa kanyang pangalan ng mga bata. Ngiti na lamang ang ibinalik niya sa mga ito. Ayos lang yun. Halina't na mapagsaluhan na natin lahat ng dala ni Mr. Salazar. Saad ni Mother Agnes. Tumango ang dalaga. Itinabi na muna nito ang mga biniling gulay. Habang kumakain ay hindi mapigilang pagmasda ng binata ang dalaga. Napapaisip siya kung papayag ba ito sa iaalok niyang kontrata. Matapos kumain, ay naghanap ng tiyempo si Alejandro para makausap ang dalagang plano niyong gawing peking asawa. Mercedes? Tawag pansin niya sa dalagang ngayon ay nagpupunas na ng mga platong hinugasan. Kasalukuyan naglilinis ng kani-kanilang mga sarili ang mga bata, kaya nagkaroon na siya ng tsansang kausapin ang dalaga. Lumingon naman agad ang dalaga. Sa kanyang sinalubong ng tingin ang hinahangaan niyang binata. Dahil anong sadya nito at pinuntahan pa siya sa pinaghuhugasan ng mga pinagkainan. May paglilungkod po ba ako sa inyo, Mr. Salazar? Magalang niyang tanong. Itinigil niya na muna ang pagpupunas tsaka hinarap ang binata. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May kailangan ako kaya kita sinadya rito. Medyo mabigat ngunit malaki naman ang kapalit. Gusto ko magpanggap kang asawa ko. Hindi na kasi ako tinatantana ng mama ko eh. Gusto niya pagbalik niya, mayroon akong maiaharap sa kanya. 3 buwan lang naman, sapat na siguro yon para tantanan ako ni mama. Kahit na magkano magbabayad ako, basta pumayag ka lang. I'm begging you for help, Mercedes. Ngayon lamang siya nakiusap sa isang tao, partikular sa isang babae. Desperado na kasi siya. Wala na siyang ibang nakikita na babagay sa pinaplano niya, kundi si Mercedes lamang. Napamaang naman si Mercedes sa mga sinabi ng binata. Nasisiraan na ba to? Tanong niya sa isipan. Mercedes? Huntag niya nang wala siyang makuhang sagot mula rito. Nakatitig lamang ito sa kanya na animo'y hindi makapaniwala. Manloloko ako ng tao? Pagtatama niya sa nais na ipagawa sa kanya ng binata. Eh, hindi naman sa mangluloko. Magpapanggap ka lang. Giit niya. Ganon din naman yon. Oo, malaki ang pangarap ko na magkaroon ng sarili kong pataihan. Pero hindi ko isasangkalan ng sarili ko sa bagay ng batid kung makakasakit ako ng damdamin ng isang tao. Paasahin mo ang iyong ina, Mr. Salazar. Giit niya rin sa binata. Kung ganon, gawin nating makatotohanan. Manunumpa tayo sa judge at magsasama tayo sa iisang bubong. Kailangan lang na mayroon akong masabing asawa. I want a peaceful life. At ikaw lamang ang nakikita ko makakatulong sa akin. Sinabi sa akin ni Lucy na mabait ka. Mas mapapanatag din ako dahil babaeng kumbento ang makakasama ko. Anytime naman, pwede tayong pumirma ng annulment kapag naging maayos na ang lahat. Please, Mercedes, tulungan mo ako. Pagmamakaawa niya pa, matamang titig naman ang ipinukol ng dalaga sa kanya.
Tila ba kinakalkula nito kung ano man ang maaaring mangyari oras na pumayag ito sa nais niya. Magiging mag-asawa lamang tayo sa papel? Tama ba ako? Pagtatama niya, tumango ang binata kaya't muli siyang natahimik. Nakaplano na ang pag-alis niya sa bahay Kanlungan. Nakuha niya na ang permiso ni Mother Agnes. Naghahanap na lamang siya ng tiyempo dahil hindi naman maaaring basta na lamang siya umalis nang wala namang mapupuntahan. Hinihintay niya na lamang ang tawag sa kanya ng pabrikang pinasahan niya ng kanyang resume. Sige, sasang-ayon ako. Pero kailangan bigyan mo ako ng negosyo kung saan ako tatakbo oras na matapos ang kontrata sa pagitan natin dalawa. Gusto ko ng patahian. Gusto kong gumawa ng mga damit na ako mismo ang dumisenyo. Hindi naman siguro mabigat ang kapalit ng hiling mo sa akin. Patas niyang wika. Oo nga't humahanga siya sa binata. Ngunit hindi naman masasabing mahal niya na ito. Walang problema. Ipapagawa ko na ang nais mo, oras mismo. Bukas ay babalik ako dito para sunduin ka. Hindi naman kasi pwedeng basta na lang kitang isasama nang hindi ka nakakapagpaalam sa mga bata. Salamat sa pagpayag sa nais ko, Mercedes. Aalis na rin ako. Sa muli, marami salamat. Naglahat siya ng kamay na agad naman tinanggap ng dalaga. Nagkamay sila habang nakatitig sa mata ng isa't isa. Si Mercedes na ang naunang bumitaw dahil para na siya nakukuryente. Mag-iingat kayo sa biyahe. Tumalikod na siya matapos yung sabihin kay Alejandro. Binalikan niya ang ginagawa. Nakagat niya ang ibabang labi dahil hindi siya sigurado sa papasukin. Tama ba ang naging pasya niya? Hindi kaya siya magsisisi sa huli? Napapuntong hininga na lamang siya nang marinig ang papalayong yabag ng binata. Tinapos niya na ang ginagawa at tuluyang pumanhik sa inuukupang silid. Nilinisan niya muna ang sarili bago tuluyang ipahinga ang pagod na katawan. Marami siyang ginawa sa araw na to. Bilang nakakatanda at tumatayong ate ay siya na ang parating binibigyan ng utos ng mga madre. Maluwag sa loob niya namang sinusunod ang lahat ng utos sa kanya. Dahil natutuwa siya kapag nakakalabas at nagagawang makipagsalamuha sa maraming tao. Namatay sa sunog ang kanyang pamilya. Nagkataong inutusan siya noon ng ama na bumili ng sigarilyo nito kaya hindi siya nakasama sa mga nasawi. Masakit para sa kanya ang maulila sa edad na 10. Ngunit nakayanan niya sa tulong ng mga madre na umaruga at nagmahal sa kanya. Tuluyang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng antok. Kinaumagahan ay maaga siyang gumising. Tumutulong kasi siya sa paghahanda ng kanilang agahan. Habang naghahanda ay sinabi niya ang planong pag-alis mamaya. Wala siyang inilihim kay Mother Agnes. Kung ano man ang kahahantungan ng plano ninyo, ay bukas palagi ang bahay Kanlungan para sa'yo. Welcome ka palagi dito, Mercedes. Buong buhay ko pong tatanawin ang malaking utang na loob ang pag-aaruga niya sa akin. Sa amin. Inabot niya ang palad nito at marahan yung pinisil. Nanunubig din ang kanilang mga mata. Malungkot para kay Mother Agnes na mayroon na namang aalis sa bahay Kanlungan. Ganito naman talaga ang takbo ng buhay sa loob ng orphanage ng mga bata. Kapag tumuntong sa wasnong gulang ang mga batang inalagaan nila, ay tuluyan na rin itong lilipad at tatahakin ang sariling mundo ng mag-isa at hindi sila kasama. Mahigpit na yumakap si Mercedes sa butihing madre na itinuturing niya ng ina. Dadalaw-dalaw po ako. Pangako ko po yan, Mother Agnes. Tuluyang bumagsak ang tubig sa kanyang mga mata. Ganito pala kabigat sa damdamin ang paglayo sa mga taong matagal mo nang nakasama at itinuturing mo ng sarili mong pamilya. Nasa hardin sila ng Kanlungan kung saan tinipon ni Mother Agnes ang lahat. Tapos na sila magagahan at naihahanda na rin ng dalaga ang kanyang gamit. Hindi mapigilan ni Mercedes ang kanyang luha. Lumuhod siya para mayakap ang batang babae na si Lucy. Salamat Lucy. Mahal ka ni Ate Mercedes. Kayong lahat ay mahal ko. Kailanman ay hindi ko kayo makakalimutan. Palagi kayong kasama sa lahat ng plano at pangarap ko. Hinuplos niya ang buhok ni Lucy. Nagiyakap na rin ang iba pang bata sa kanila na nagsisipag-iyakan na. Tanging pagtango ang nagawa ng batang si Lucy dahil panay na ang pag-agos ng luha nito. Natapos lamang ang madamdaming sandali sa kanilang lahat nang tuluyang dumating si Alejandro. Kagaya ng parati nitong ginagawa ay mayroon na naman itong dalang pagkain, mga laruan at mga bagong damit. Ayos ka lang ba?
Saglit na tinapunan ng tingin ni Alejandro ang tahimik na dalagang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan. Hindi ko ipagkakaila na nalulungkot ako. Matapat niyang tugon. Gusto mo ba mag-back out? Tanong niya ngunit nasa daan na ang kanyang atensyon. Hindi niya na tinapunan pa ng tingin ang dalaga dahil may kotse na sa unahan at likuran bahagi nila. Hindi ako aatras. May isang salita ako, Mr. Salazar. Kaya ko to gagawin ay para makamit ko ang pangarap ko at para na rin matulungan ko sila. Tumango ang binata kahit hindi naman sa kanya nakatingin ang dalaga. Weekly akong pumupunta ng kanlungan. Pwede ka sumama sa akin. Anytime ay pwede ka rin pumunta sa kanila. Hindi kita gagawing preso. Malaya ka magagawa ang nais mo. Ang bawal mo lang gawin ay makipagmabutihan sa ibang lalaki. Ayoko lumabas na inuuputan ako sa ulo. Kilala akong tao. Kaunting gusot lamang sa buhay ko, pinapalaki ng mga pakialam meron tao. Hiling ko lang na huwag kang gagawa ng ikakasira ng imahe ko. Yun lang ang pinagbabawal ko sa'yo. Mahabang salaysay niya. Matino akong babae, wala kang magiging problema sa akin, Mr. Salazar. Pagbibigay niya ng kasiguraduhan sa katabi. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Diretso na nga pala tayo sa City Hall. Nakausap ko na ang kakilala kong judge na siya magkakasal sa atin. Ngunit bago yon, dumaan muna tayo sa mall para makapamili ng maayos na damit. Hindi naman kasi pwedeng blouse at pantalon lamang ang suot ng bride ko. Wika pang muli ni Alejandro kaya't natuon sa kanya ang tingin ng dalaga. Agad-agad? Namimilog ang mga matang paniniguro niya sa sinabi ng binata. Oo, sinabi ko namang oras mo, hindi ba? Kibit balikat niyang tugon. Wala ka namang sinabi ng oras mo ay ikakasal tayo. Hindi mo man lang ako pinag-rehearse ng sasabihin. Wala kong alam sa tema ng kasal-kasal na yan. Palatak niya. Wala kang ibang gagawin, kundi ang tanggapin ang pagiging asawa ko. Sabihin mo lang ang word na I do, walang mahirap sa katagag niyon. Masungit niyang paliwanag. Tumabingi naman ang labi ni Mercedes dahil nagsusungit na ngayon ang mapapangasawa niya. Marahil kaya siya nito sinusungitan ay dahil nakalabas na sila ng kanlungan. Alam ko kung anong tumatakbo dyan sa isipan mo. Kaya sasabihin ko na sa'yo na isa akong istriktong tao. Masungit din ako. Kaya umabot ang edad ko ng 30 at binata pa rin. No touch policy tayo, oras na maging ganap tayong mag-asawa. Aakto lamang tayo kapag nasa harap natin si mama. No love, no sweetness, and etc. Bawal lang main love. Kapag mayroong isa sa atin ang nahulog, ay tsaka natin ititigil ang lahat. Seryosong wika niya na hindi na inimikan pa ng dalaga. Tumikil sila sa tapat ng isang kilalang mall sa kanilang lugar. Isang conservative wedding dress ang pinili ni Mercedes. Habang si Alejandro ay isang white sleeve at black suit na pinarisan ng itim na pants. Bumili na rin sila ng tig-isang pares ng singsing na gagamitin nila mamaya. Hindi mapigil ang mamangha ng dalaga sa ganda ng tindig ng kanyang groom. Kung nagmamahalan lang sana sila, ay baka naglulumundag na ang puso niya sa tuwa. Dahil sa wakas, ay siya ang pinalad na pakasalan ng napakagwapo at napakayaman na binatang si Alejandro Salazar. Ngunit dahil isa lamang itong kontrata, ay wala siyang maramdamang saya sa puso niya. You look great. Bagay sa'yo. Mas lalo kang gumanda. Matapat na puri ni Alejandro na lumapit sa kanya ang kanyang magiging asawa. Suot ang pinili nitong damit na pangkasal. Ramdam ni Mercedes ang biglaang pag-init na magkabilaan niyang pisngi. Nag-iwas siya ng tingin at kunwaring sinalat ang magandang tela ng suot na pangkasal. Lihim na lamang na napangiti ang binata dahil hindi nakatakas sa kanyang mga mata ang pamumula ng pisngi ng dalaga. Halika na, naghihintay na sa atin ng judge. Pukaw niya rito. Tumalima naman agad si Mercedes. Binayaran lang muna nila ang makalaglag pang presyo ng kanilang mga napiling kasuotan bago sila tuluyan lumabas ng mall. Hindi na kailangan ayusan pa ni Mercedes dahil natural na itong maganda. Baka mas lalo lamang itong gumanda oras na ayusan pa ito. Parang kinakabahan ka. Pwede ka pa mag-back out kung nag-aalangan ka. Ani ni Alejandro nang nasa loob na sila ng opisina ng judge. Hinihintay na lamang nila ang lalaki na magkakasal sa kanila bago simulan ang simpleng seremonya. Ang tanging saksi sa kanilang pag-iisang dibdib ay ang sekretarya ng binata. Na ngayon nga ay palihim na ibinabalita kay Ginang Aurora ang mga kaganapan sa panganay nitong anak. Akala ko ba kailangan mo nang ihaharap sa mama mo?
Eh bakit ngayon parang ikaw tong ayaw na magagamit para sa ikatatahimik ng buhay mo? Sambit niya upang matakpan ang kabang kanyang nararamdaman. Ayoko lang pagsisihan mo ang naging desisyon mong to. Oo, desperado na ako. Ngunit ayoko masisi balang araw. Pahayag niya sa mahinang tono. Dahil hindi nila nais na iparinig sa kanilang saksi ang naging kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Buo ang desisyon ko, Mr. Salazar. Gusto ko lang sanang tuparin mo ang kasunduan natin pagkatapos ng kasal natin to. Mahinang saad niya rin na tinanguan na lamang ng binata dahil papalapit na sa kanila ang judge. Tahimik silang pareho habang pinakikinggan ang lahat ng sinasabi sa kanila ng judge. Nagpalitan na sila ng vows. Hanggang sasabihin na ng judge ang katagang, "You may now kiss your bride." Lumukob ang matinding kaba sa buong sistema ni Mercedes. Wala pa siyang karanasan sa ganoong bagay, ni hindi pa nadadampian ng kahit na sino ang labi niya. "Can I kiss you?" Mahinang tanong nito sa kanya. Ramdam marahil nito ang kabang nararamdaman niya. Napalunok siya kasabay ng alanganing pagtango. Hindi kasi maari na hindi magdaop ang kanilang labi, lalo't yon ang magiging selyo ng pagiging ganap nilang mag-asawa. Naramdaman niya na lang ang kamay nito sa likod niya, hanggang sa kabigin siya nito at walang paalam na inangkin ang labi niya. Saglit na namilog ang kanyang mga mata, dahil na makita niya sa gilid ang kanilang saksi na nakatitig sa kanila, ay mabilis niyang ipinikit ang mga mata at sumabay sa galaw ng labi ni Alejandro. Kahit na hindi siya sigurado kung tama ba ang ginagawa niyang pagtugon dito. "You're bad at kissing." Bulong sa mismong tenga niya ni Alejandro nang pakawalan na nito ang labi niya. "Ikaw pa lang ang first kiss ko." Mariin, ngunit mahina niyang palatak dito. "Lumabag ka rin sa rules na no touch tayo. Kaya bilang kabayaran ay magdaragdag ka na sa lapi, 100,000. Sapat na yon para bayaran ng kapangasan ng magaspang mong labi." Sinadya niyang sabihin yon dahil naginsulto siya sa sinabi nitong hindi siya marunong humalik. Imbis na sumagot, ay ngumisi na lamang si Alejandro. Batid niya kasing hindi totoo ang sinabi sa kanya ng dalaga. Ramdam niya kanina ang panghihina nito nang kumapit ito sa batok niya. "Congratulations, Mr. and Mrs. Salazar." Bati sa kanila ng judge, kaya sabay silang napatingin dito. Alanganin ang ngiting gumuhit sa labi ni Mercedes, habang si Alejandro ay isang tipid ng ngiti lamang. Matapos ang kasal ay kumain na muna sila bago tumulak patungong Laguna, kung saan naroroon ang bungalo na bahay ni Alejandro. 23 lamang siya noon nang maisipan niyang magpatayo ng sarili niyang bahay. Wala siyang katulong dahil sanay siyang mag-isa at mas gusto niyang mamuhay na mag-isa. Napabuga ng hangin si Alejandro. Sapagkat ang inaasam niyang tahimik at mag-iisang pamumuhay ay maglalaho ng pansamantala nang dahil lamang sa matinding pagnanais ng kanyang ina. Kusuwain lamang siguro siyang anak at masasabing black sheep ay tinalikuran niya na lamang ang ina at hindi na ito pinansin. "Wow, dito ka nakatira?" Hindi niya mapigil ang mamangha sa glass house na nasa kanyang harapan. Mayroon itong swimming pool at malaking garahe. May mga bonsai trees din, kaya't laglag talaga ang kanyang panga. "Alejandro Salazar, that is the engraved entrance. So maybe this house is mine." Aniya at nauna nang pumasok. Humaba naman ang nguso ng dalaga sa sinabing yun ng binata. "Arugante." Hindi niya na ginawa pang purihin ang magandang bahay ng lalaki. At baka mamiloso po na naman ito. "Katabi lamang ng silid ko ang magiging kwarto mo. Wala akong katulong dito. Dahil ayoko nang mayroon akong kasama sa bahay ko. Dahil lamang kay mama kaya ako pinasok ang kalokohan to. Yung nung pagkasunduan naman natin, ipinapagawa ko na sa pinakamahusay na architect at engineer. Kompleto nga pala ang laman ng kusina. Magluto ka na lang kapag nagutom ka na. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho. Stay here and do whatever you want. Basta wag na wag ka lang tatakas." Mahabang bilin nito sa kanya. "Gaya nga na sabi ko, may isang salita ako, Mr. Salazar. Hindi mo kailangan mangamba dahil tatapusin ko ang kontrata sa pagitan natin dalawa. Maghahanda ako ng hapunan mamaya. Gagawin ko ang papel ko. Gawin mo rin sana ang sayo." Yun lang at tinalikuran niya na ito. Mabait at mahinhin siyang babae. Ngunit hindi siya nagpapaapi. Hindi rin siya nagpapatalo. Napapailing na umalis na lamang si Alejandro sa bahay niya. Pasakay na sana siya sa kanyang sasakyan nang tumunog ang kanyang cellphone. Hula niya ang ina ang tumatawag. At nantukutin ang cellphone ay tama nga ang hula niya. Itinapat niya sa tenga ang cellphone matapos tanggapin ang tawag.
Finally, you already married. Thank you so much, anak. Pinasaya mo ako na sobra. Ganun na din ang mga kapatid mo. By the way, nakapanganak na nga pala si Annaline. I'm hoping na ang asawa mo na ang susunod kong babantayin sa hospital. Oras na isilang niya na ang pangatlo kong apo. Saad nito? Ipinapahanda ko na sa caretaker natin ang isla kung saan niyo gaganapin ang honeymoon ninyo. Pinapalinisan at ipinapahanda ko na rin kay Mang Tommy ang White House natin. Everything settled. Bukos ay darating dyan ang piloto natin na siya maghahatid sa inyo sa private island natin. Galingan mo, anak, and make sure na sa unang gabi nyo pa lang ay makakabuo na agad kayo. Masayang sambit pa nito. And lastly, huwag ka na munang pumasok sa kumpanya. Itinake over ko na muna sa pinsamong si Vince ang kumpanya natin para masulit nyo naman ang asawa mong isang linggo yung bakasyon sa isla. Pahabol pa nitong ikinahilot niya ng sintito. Hindi mo naman kailangan gawin ng lahat ng to, mama. May sarili akong disposisyon. Ako dapat ang gumagawa ng lahat ng to at hindi kayo. Pagpapaunawa niya rito, ngunit umismid lamang ang ina na nasa kabilang linya. I know you, Alejandro. Mas uunahin mo ang trabaho kaysa ang makasamang asawa mo. Masungit nitong wika na ikinapusangot niya. Fine. Sumusukong sambit niya. Oh, thank you, anak. Next week pa ang uwi ko dyan, so enjoy your vacation. I love you, my son. Anito, na ikinabuntong hininga niya na lamang. I love you too, ma. Kahit na masyado kayong diktador. Pagod ang boses niyang tugon na tinawanan lamang ng nasa kabilang linya. Nagpaalam na ito sa kanya, kaya tibinalik niya na sa bulsa ang cellphone. Bagsak ang balikat ni Alejandro nang bumalik sa loob. Hinanap niya ang kanyang asawa, ngunit hindi niya ito makita. Saan naman kaya nagsuot ang babaeng yun? Tanong niya sa isipan. Umakyat siya sa hagdan dahil plano niyang tignan ang silid na itinuro niya kay Mercedes kanina. Marahil ay nagtungo ito sa silid nito kaya hindi niya mahagilap. Marahan niyang pinuksan ang pinto ng kwarto ni Mercedes kaya tumambad sa kanya ang hubad nitong katawan. Ah! Manyak! Sigaw nito nang makita siya sa pinto. Nakatalikod dito kanina at nang humarap ay mabilis nitong pinulot ang hinubad na wedding dress at agad na itinakip sa buong katawan. Namumula na ang buong mukha nito at halos maiyak na sa sobrang hiya at the same time kaba. I'm sorry, I just want to check you out. Mabilis na isinara ni Alejandro ang pinto. Nahihilamos niya ang palad sa mukha. Hindi niya intensyong makita ang itinatago na yaman ng dalaga. Naistatwa lamang siya kanina na makita ang perpektong hubog ng katawan nito. Chamit, Alejandro, kumatok ka kasi muna bago ko pumasok. Pangaral niya sa sarili. Napabuntong hininga siya dahil sa nangyari. Inilapit niya ang sarili sa pinto para humingi ng paumanhin sa dalaga. Hindi ko sinasadya, Mercedes. Wala akong nakita, I swear. Sa mukha mo ako nakatingin. So please, stop shouting na isa akong manyak dahil hindi ako ganoong tao. Pagsisinungaling niya para tumigil na ito. Nakita ko ang paggalaw ng mata mo. Lechika, Salazar, susundutin ko talaga yung mata mo. Naiiyak na bulyaw nito sa kanya na ikinabuga niya ng hangin dahil tama ang paratang nito sa kanya. Ayaw niya lang aminin dahil ayaw niyang palalait pa ang pagkakamaling nagawa niya kanina. Umiwas ako ng tingin. Pagsisinungaling niya pa, medyo nilakasan niya rin ang boses para marinig siya nito dahil nananatiling nakasara ang pinto ng silid nito. Lokohin mo lelang mo! Hindi kita ipaghahanda ng hapunan! Bahala ka magutom dyan! Palatak pa nito sa kanya. Matatakot na ba ako? Marunong ako maghanda ng sarili kong pagkain. Balik niya na ikinapadyak ng naiiyak na dalaga sa loob. Napapuga ng hangin si Alejandro dahil sa narinig. Fine, I'm sorry. I'm not a maniac, okay? I'm sorry. Mababa ang tono niyang paliwanag sa dalaga. Rinig niya ang pananahimik nito kaya't muli siya napapuga ng hangin. Ako na maghahanda ng hapunan natin. Bumaba ka na lang kapag nagutom ka na. Hihintayin kita sa kusina. Sambit niya at tuluyan ang bumaba. Dumiretso na siya sa kusina para maghanda ng kanilang hapunan. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang nakita kanina. Nakakasilaw ang kagandahan ng katawan pati ng mukha ng dalaga. Stop it, Alejandro. Nangako ka sa sarili mo na hindi ka naiibig pang muli. Gagamitin mo lamang siya at hindi mo mamahalin. Act like a cold-hearted man. Ani niya sa sarili habang nagagayat ng mga sangkap sa lulutuing kaldereta. Sa silid naman ni Mercedes ay palakad-lakad lamang ang dalaga. Nakapaglinis na siya ng katawan at nakapagpalit na rin.
mas pinili niyang isuot ang pants at malaking t-shirt na nakita niya sa malawak na walk-in closet. Pilit niyang ikinukumbensi ang sarili na nagsasabi ng totoo ang binata. Wala naman kasing dahilan para pagnasahan siya nito. Walang love at mas lalong walang last. Purong kasunduan lamang ang nagbubuklod sa kanilang dalawa. Wala sa sariling nagulo ni Mercedes ang mahaba niyang buhok. Kasalanan niya rin naman kung bakit yun nangyari dahil hindi niya nalakang pinto. Ay, nagugutom na ako. Reklamo niya nang ibagsak niya ang sarili sa malambot niyang kama. Napahawak siya sa manipis na tiyan na kanina pa kumakalam. Madilim na sa labas, ngunit wala sa plano niya ang lumabas at magpakita kay Alejandro. Nahihiya siya rito. Hindi niya alam kung paano haharapin ang binatang hindi niya sigurado kung nakita na ba ang itinatago niyang yaman o hindi. Mabilis siya napabalikwas nang marinig ang boses ng kasama sa labas. Nakakain na ako't lahat pero hindi ka pa rin lumalabas. Magpapahinga na nga pala ako, bukas na ako lalabas sa kwarto ko. Kaya malaya mong magamit ang kusina. Yung pagkain nga pala ay ininit ko na lang dahil lumalamig na. Bumaba ka na lang, okay? Magpapahinga na ako. Pasensya ka na ulit sa nangyari kanina. Pangako, wala talaga ako nakita. Aniya rito. Kinakailangan niya magsinungaling para hindi ito mailang at mas lalong hindi sila magkailangan. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ni Mercedes. Basta na lang siya umalis sa ibabaw ng kanyang kama at dahan-dahang pinihit ang pinto nang marinig ang papalayong yabang ng lalaki. Hindi niya na kasi kayang magpigil pa ng gutom lalo't kanina ay konti lamang ang kinain niya. Maliit na siwang ang kanyang ginawa matapos niyang pihitin ang pinto. Sinilip niya ang labas at sinigurong wala na nga ang binata. Bahala na nga. Mahinang usal niya at lakas loob na lumabas. Ano nga bang ikinakahiya at ikinakakaba niya? Sinabi naman nito na wala ito nakita. At kung nakita niya man, isasakit lamang ang puso niya. Naisang tinig niya. Lagi kumbento man kasi siya ay may mga alam naman siya sa mga bagay-bagay na medyo pribado. Taas noon na tinungo ni Mercedes ang kainan. Natakam siya na makita ang nakahain. Mayroon na nakahandang plato at kutsara kaya naupo na siya at sinimulang sandukin ang pagkain. Sa unang subo ay napagdikit niya ang kanyang mga mata. Ang sarap! Komento niya. Hindi niya akalaing marunong at masarap magluto ang binatang umupas sa kanya. Dinamihan niya ang laman ng plato hanggang sa tuluyan siyang mabusog. Ni hindi niya namalayang naubos niya na pala ang tirang ulam sa kanya ni Alejandro. Tumayo na siya at hinugasan ang pinagkainan. Hindi pa man siya inaantok, kaya minabuti niya na muna na magmuni-muni matapos niyang hugasan ang pinagkainan. Hindi naman siguro bawal ang manood ng palabas. Mahinang sambit niya nang marating niya ang receiving area kung saan mayroong malaking TV. Hinanap niya ang plug ng TV at nang makita ay agad niya yung sinaksak. Kinuha niya na rin ang remote tsaka sinimulang maghanap ng magandang palabas. Naupo siya sa sofa tsaka pinagkros ang binti sa ibabaw ng upuan. Ipinatong niya ang siko sa kanyang tuhod habang patuloy sa paghahanap na maaring panoorin. Eto na lang. Ngiting aniya. Korean drama ang napili niya. Hindi siya mahilig sa mga mapuputlang bida, ngunit ngayon bigla na lang siya nagkaroon ng hilig. Dahil sa magandang daloy ng kwento, nakakakilig at ramdam na ramdam niya ang palabas. Ay, bakit naman namatay yung bida? Naluluha reklamo niya nang hindi na survive ng mga doktor ang bidang lalaki. Ang pangit ng ending, baka naman yung killer ang nakatuluyan ng bidang babae. Ano ba namang movie to? Reklamo niya pa. Ngayon lamang siya nakakita ng ganoong palabas. Tragic, katulad ng Romeo and Juliet. May part 2 pa kasi yan. Baritonong tinig ni Alejandro na nasa kanyang likuran. Napalunok siya at hindi sigurado kung lilingunin niya ba ito o hindi. Kumakabang ang binata palapit sa kanya at kinuha ang remote sa mismong palad niya. Mabilis niyang naiiwas ang kamay nang makaramdam ng kuryente sa pagdidikit ng kanilang mga balat. Itinutok ni Alejandro ang remote sa TV, kaya't natuon doon ang atensyon ni Mercedes. Yan ang karugtong. Trildang napili mong palabas, romantic ngunit maraming action. Nilungon siya nito kaya't nagtama ang kanilang mga mata. Ewan niya ba, ngunit hindi niya magawang mag-iwas ng tingin. Kay ganda kasing pagmasdan ng abuhing mga mata ng pinatang kaharap niya. Pagkatapos nito, matulog ka na dahil maaga pa tayong aalis bukas.
Hindi ko kagustuhan ang pagpunta natin sa islang pagmamayari ng pamilya namin. Si Mama ang nagplano na lahat. Isang linggo tayo doon. Yung nangyari nga pala kanina, kalimutan na lang natin. Inuulit ko, wala akong nakita. Kaya walang dahilan para iwasan o mailang ka sa akin. Seryosong wika nito. Sigurado ka ba wala ka talaga nakita? Paniniguro niya. Bakit? Gusto mo ba na meron? Tanong nito na ikinaarko ng kilay niya. Siyempre, hindi. Sige na, umalis ka na at magpahinga. Tatapusin ko lang itong palabas, pagkatapos magpapahinga na rin ako. Sambit niya habang diretso lamang ang tingin sa pinapanood ng palabas. Sasamahan na lang kita, hindi rin kasi ako makatulog. Wika nito na mariin niyang tinanggihan. Hindi ako sanay na may lalaking malapit sa akin, lalo't this oras ng gabi. Babae ako at lalaki ka. May mga hindi angkop na tema pa naman sa palabas na yan. Baka lang kasi madala ka at papakin ako. Nag-iingat lamang ako, Mr. Salazar. Mag-asawa lamang tayo sa papel at hanggang doon lamang yon. No touch policy tayo, baka tatandaan mo yan. Paalala niya rito sa kinakabahang tono. Nagsalubong naman ang kilay ni Alejandro sa sinabing yun sa kanya ni Mercedes. Oungot lalaki siya, ngunit hindi siya nadadala ng basta-basta. Mahaba ang PC niya pagdating sa pagpipigil. Kaya nga kinaya niyang abutin ang edad na 30 nang walang babae sa buhay. Dahil hindi madaling mabuhay ang matagal niyang natutulog na sistema at kaluluwa. Wala kang epekto sa akin, Mercedes. Pangkaraniwang babae lamang ang tingin ko sa'yo. Isa pa, malaking respeto ko sa mga babae. At kung mananakmal man ako, ay yung malaman. Hindi ako nananakman ng babae mukhang turon. Masungit niyang wika kasabay na marahas niyang pagtayo. Ang harsh mo naman? Napapalabing sambit niya na inismiran lamang ni Alejandro. Ang sungit mo rin, para nagpapaliwanag lang eh. Sambit niya pa. Nagpapaliwanag lang din ako sa'yo. Anito sa kanya tsaka siya tinalikuran. Nanulis bigla ang labi niya nang mawala ito sa paningin niya. Napanatag siya sa sinabi nito, ngunit nainsulto din siya. Dahil maganda siyang babae at mayroong katawan na may pagmamalaki. Hindi niya magawang tapusin pa ang palabas dahil namimigat na ang talukop ng kanyang mga mata. Pinatay na lamang niya ang TV bago niya ihiga ang katawan sa malawak at malambot na sofa. Samantala, nakaramdam ng uhaw ang nagising na binata kahit bumangon ito para kumuha ng tubig sa baba. Bigla na lang nangunot ang kanyang noo na makita ang dalaga mahimbing na natutulog sa mahabang sofa. Pasaway na babae. Gawin ba namang kama ang sofa? Iiling-iling niyang sabi bago yumuko at marahang hinawi ang ilang hibla ng buhok nitong tumatabing sa malaanghel nitong muka. Nang dahil sa'yo kaya hindi ako makatulog na maayos. Kung bakit ba naman kasi hindi ka naglak ng pinto? Mahinang sisi niya rito. Wala siyang ginawa sa sarili dahil hindi niya ugali magsarili kahit literal na sumasakit ang puso niya. Kagaya nga ng sinabi nito sa kanya ay lalaki lamang siya. Dito lamang siya nakaramdam ng init at matinding pagpipigil. Maingat na binuhat ni Alejandro ang dalaga. Hindi naman kasi maaaring hayaan niya itong umagahin sa salas. At baka makita ito ang tauhang ipapadala ng kanyang ina bukas. Walang kahirap-hirap na dinala niya ang mahimbing na natutulog na dalaga sa silid nito. Napakagaan kasi nito. Tansya niya na lagpas 40 lamang ang timbang nito. Sleep well, sleepyhead? Mahinang sambit niya nang maihiga niya ito sa kama. Kinuha niya ang kumot at ipinatong yun sa katawan ng dalaga. Wala sa sariling nahaplos niya ang mukha nito nang bahagya itong gumalaw. Kumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Good night. Wika niya pa bago tuluyan lumabas. Sa paglapat ng likod ni Alejandro sa kanyang higaan ay muling gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nakakaramdam siya ng saya sa tuwing malapit sa kanya ang dalaga. Natutuwa ka lang sa kanya, yun lamang yun, Alejandro. Pangungumbinsin niya sa sarili. Kung natutuwa ka lang, eh bakit nakakaramdam ka ng kuryente kapag nagdidikit ang balat ninyo? Bakit ka apektado sa nakita mo kanina? Iyon ang isang bahagi ng kanyang isip. Tama. Ginulo niya ang buhok kasabay na marahas na pagbangon. This is all your fault, Mama. Kung hindi mo lang sana ako kinulit, eh hindi ko sana papasukin ang sitwasyong to na ngayon ay gumagambala sa isipan ko. Paninisin niya si Ina. Idinaan na lamang niya sa pag-shower ang init na bumabalot sa buong sistema niya. Sa tuwing ipipikit niya kasi ang kanyang mga mata, ay naaalala niya ang natunghayan kanina. Nang tuluyang mawala sa sistema niya ang pag-iinit, ay tinuyo niya na ang buhok.
pinili niya na rin makatulog dahil maaga pa sila bukas. Kinaumagahan ay nagtakaandalaga kung bakit nasa silid niya ito. Binuhat niya ako papunta rito? Tanong niya. Bigla niyang kinapa at pinagkiramdaman ng sarili. Ay, safe. Wala siyang ginawa sa akin. Mukha naman gentleman ng asawa ko sa papel. Natutuwang sambit niya. Bumangon na siya at nagtungo ng banyo. Naghilamos at nagsipilyo na muna siya bago bumaba. Good morning, Mr. Salazar. Maingiti sa labing bati niya sa asawa nang maabutan niya ito naghahanda ng kanilang almusal. Lihim siyang natuwa dahil matitikman niya na naman ang masarap nitong luto. Honey, hindi Mr. Salazar. Pag-aralan mo nang tawagin ako ng honey. Dahil pupunta tayo ng isla, mayroon tayong makakasama doon at ang alam nila, mag-asawa tayo. Ikinasal dahil nagmamahalan. Pautos nitong sabi matapos pumihit paharap sa kanya. Napamaang siya kasabay ng pagtikwas ng isa niyang kilay. Kailangan pa ba ng endearment? Kalanganin tanong niya. It's necessary. Try to call me honey. I-practice mo lang para masanay ka. Pautos na naman itong sabi. Umangat ang isa niyang kamay patungo sa kanyang ulo. Napapakamot siya at the same time nag-aalangan. Yung usapan nga pala, ipinapagawa ko na. Mabilis nitong putol sa iba pa niyang sasabihin. Nililigaw mo ang usapan? Masungit nitong sabi. Hindi, depensa niya. Talaga ba? Taas ang isa nitong kilay na paniniguro sa kanya. Oo naman, giit niya. Then, do what I want you to do. Seryosong tura nito na ikinalunok niya ng lihim. Nakagat niyang ibabalabi, nilaro niya rin ang daliri bago sundin ang nais nitong ipagawa sa kanya. Honey? Nahihiyang sambit niya na lihim namang ikinangiti ng binata. Tumikhim si Alejandro tsaka umayos ng tayo. Binasa rin nito ang labi tsaka sinuklay ang buhok. Say it again? Pausang boses nitong Mando sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dahil para siya nitong inaakit. Kailangan pa ba? Hindi ba pwedeng kapag may mga taong nakatingin na lang? Naiilang at nahihiya kasi ako. Pag-amin niya. Kailangan mong masanay? Giit nito. Masasanay din naman ako, pero huwag na muna ngayon. Tulungan na lang kita dyan sa niluluto mo at na makakain na tayo. Aalis tayo, hindi ba? Kaya kailangan na natin bilisan. Pagpapaalala niya. Lumapit siya dito at plano niyang abutin ang sandok para sana halu-haluin ang sopas na hinahanda nito. Nangiiwas nito yun sa kanya. Nagtatanong niya itong tinignan ngunit inarapan lamang siya nito. Problema ng isang to. Tanong niya sa isip. Sit there and wait. Malamig nitong utos sa kanya. Tinalikuran na din siya nito. Nagkibit-balikat na lamang siya at sinunod ang utos nitong maupo at maghintay. Pinagsiklop niya ang palad na nakapatong sa lamesa. Hindi niya inalis ang tingin sa maskulado naghahanda ng kanilang agahan. Hindi siya kailanman namuri ng lalaki, ngayon pa lang. Wala kasi siyang maipipintas sa lalaki. Ito ang tipo ng lalaki na hindi kailangan manligaw pa. Dahil ang mga ganito ang klase ng lalaki na sinasamba. Kung hindi siguro siya lumaki sa kumbento, ay baka bumigay na siya sa binata. You're drooling. Paratang nito na ikinatikwas ng kilay at ikinalaki ng butas ng ilong niya. Tumulis din ang labi niya. Hindi naman siya nito nakita para paratangan siya na naglalaway siya dito. Assuming ka, Mr. Salazar. Taklasan niyang sabi. Inis na humarap sa kanya si Alejandro at pinag-cross nito ang kamay. At inilang hakbang ang distansya nilang dalawa. Isang tawag pa sa akin na Mr. Salazar at talagang patitirikin ko yung mga mata mo sa ibabaw ng kama ko. I'm warning you, honey. Obey what I'm saying dahil kapag nagbigay ako ng banta ay ginagawa kong talaga. Bulong nito sa mismong tenga niya. Napalunok siya dahil nagtayuan ang balahibo niya. Ramdam na ramdam ng balat niya sa bandang tenga ang mainit nitong hininga. Nahigit niya bigla ang hininga nang dumampi ang labi nito sa pisngi niya. Gusto niya itong talakan dahil sa paglabag nito sa no-touch policy nila. Ngunit hindi niya magawa. Pakiramdam niya ay nistatwa na siya nang dahil sa ginawa nitong paghalik sa pisngi niya. It was your punishment, silly. Mahinang sambit nito bago lumayo sa kanya. Doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Tahimik silang kumain. At nantuluyang matapos ay naligo na sila at inihanda na ang dadalhin. Mga ilang minuto rin sila naghintay bago tuluyang dumating ang piloto na maghahatid sa kanila sa Aurora Island.
sa isla kung saan nabuo ng mag-asawang Salazar ang kanilang unang supling at yun nga ay si Alejandro. Inilahad nito ang palad sa kanya na walang pag-aalinlangan niya naman tinanggap. Nakakabingi ang elisi ng chopper kaya tinakpan nito ng parang headphone ang tenga niya. Isinandal din nito ang ulo niya sa balikat nito. Matulog ka na muna dahil malayo-layo rin ang magiging biyahe natin. Saad nito at ipinatong ang ulo sa balikat niya. Huminga muna siya ng malalim matapos umangat ng sasakyang panghimpapawid bago niya sundin ang sinabi nito. Marahang tapik sa pisngi ang nagpagising kay Mercedes. Umay siya ng tayo at sinalap ang gilid ng kanya labi para tiyak ng walang bakas ng laway. Nandito na ba tayo? Tanong niya nang ibaling niya kay Alejandro ang tingin. Nagulat pa siya dahil nakatingin ito ng direkta sa kanya. Sinalat niya ang mukha upang alamin kung may dumi ba siya. May dumi ba ako sa mukha? At titig na titig ka sa akin? Inosente niyang tanong. Wala. Napapakamot sa batok nitong sabi. Nag-iwas na rin ito ng tingin na animoy nahihiya. Nandito na tayo. Bulalas nito at hinawakan siya sa palapulsuhan at hinila na palabas ng chopper. Ang ganda! Ang sarap ng simoy ng hangin at ang sarap din sa paa ng puting buhangin. Manghang bulalas ni Mercedes nang tuluyan silang makababa ng chopper. Binitawan na muna siya ni Alejandro dahil kailangan itong kausapin ng piloto na babalik din ng Maynila at babalik na lang sa isla kapag susunduin na sila. Let's go! Baritonong sambit nito nang pagsiklupin ang kanilang mga palad. Nabigla pa siya sa ginawa nito. Aangal din sana siya at babawiin ng kamay. Ngunit nang marinig ang tinig ng isang may edad na lalaki na ngayon ay papalapit sa kanila, ay nagpaubaya na lamang siya sa palabas na ginagawa nito. Magandang tanghali ho, Mang Tommy. May ngiti sa labing bati ni Alejandro sa lalaking nangangalaga ng kanilang isla, pati na ng kanilang White House, nang tuluyan ito makalapit sa kanila. Magandang tanghali din sa inyo, Sir Andrew. Balik na bati nito sa binata. Napangiti si Alejandro dahil matagal na rin ang huli niyang marinig ang ibinigay na palayaw sa kanya ng yumaong ama. Pinalingan ni Mang Tommy sa Mercedes kaya't ngumiti ito at ganun din sa kanya. Kayo na marahil ang sinasabi ng Donya na asawa ni Sir Andrew. Kay ganda mong dalaga. Hindi nakatakataka kung bakit nabihag mo ang puso nitong si Sir Andrew. Buong akala ko talaga ay hindi na muling iibig pa ang unikuhiho ng mga Salazar. Naputol sa hangin ang iba pa sanang sasabihin ng may edad na lalaki nang tumikim si Alejandro. Alam kasi na matanda ang masaklap na sinapit niya sa babaeng unang inibig. Dahil sa isla siya tumakbo upang pahilumin ang nasugatang puso. Lasing siya noon at dahil langus sa alak, inasabi niyang lahat na nangyari sa pagitan nila ng babaeng bumiyak sa kanyang puso. Salamat po, ako nga po pala si Mercedes. Ikinakagalak po kayo makilala, Mang Tommy. Matamis ang ngiting ibinigay niya sa matanda. Naglahad din siya ng kamay dito na agad naman itong tinanggap. Curious man siya sa nalaman ay ipinagsawalang bahala na lamang yon ni Mercedes dahil wala siyang karapatang magtanong at mangungkat sa nakaraan ng taong umupa lamang sa kanya. Inaya na sila ni Mang Tommy sa loob ng White House dahil mayroon umano itong hinandang pagkain para sa kanilang dalawa. Nagpaalam na rin ito dahil mayroon pa umano itong gagawin sa labas. Wala silang kamalay-malay na ang wine na nasa kopita nila ay nilagyan ng gamot na makakatulong o pamagtagumpay ang plano ni Ginang Aurora na magkaroon ng mas marami pang apo. Alejandro? Yun nga palang sinabi ni Mang Tommy. Anong ibig niya sabihin? Hindi niya talaga kayang pigilan ng sarili na hindi yun itanong sa kanyang asawa. Alam nito ang lahat-lahat sa kanya. Dapat lang naman siguro na malaman niya rin ang lahat-lahat dito para maging patas naman sila. It was all in the past. Walang gana nitong sagot. Nakagat niya naman ang ibabang labi dahil nagiging unfair ito sa kanya. Samantalang si Alejandro naman ay napapabuga ng hangin. Kalista. Yun ang pangalan ng babaeng pinag-alayan ko ng binata kong puso noon. Binigay ko lahat sa kanya, ngunit hindi pa rin naging sapat. Nagkulang pa rin ako para sa kanya. Wala kaming maayos na breakup. Basta na lang ako lumayo nang malaman ko nagkikipagrelasyon siya sa isang mayamang negosyante. Buong akala ko na ibigay ko na lahat-lahat sa kanya. Hindi pa pala.
Nagpakasal siya sa matandang bilyonaryo. Matapos noon, wala na akong naging balita sa kanya. Sa laysay nito, habang nakatitig ng mataman sa kanya, wala siyang maramdaman sakit at panghihinayang sa tono nito. Marahil ay matagal na ito nakalimot sa unang babae sa buhay nito. Tumangutango siya tsaka inabot ang kopita. Inamoy niya muna yon bago tinikman. Matamis na mapait. Komento niya na ikinangiti ni Alejandro. Dahil wala man ito naging komento sa lahat ng sinabi niya. Tapos na silang kumain, kaya't sinimsim na rin ni Alejandro ang laman ng kanyang kopita. Saktong alauna ng tanghali, ipinasya nilang manood na lang muna ng palabas. Mainit kasi ang panahon sa labas. Hindi magandang maglakad-lakad sa tabing dagat. Sa hapon na lamang sila mamamasyal. Sinimulang buhayin ni Alejandro ang malaking TV na makaramdam siya ng matinding pag-iinit. Nilingon niya ang katabi na nagpapaypay ng sarili nitong kamay. Butil-butil ang pawis nito. Mama, iyon ang kanyang isip sapagkat hindi ordinaryong init ang nararamdaman nila. Malakas ang aircon ngunit pakiramdam nila ay sinisilaban sila. Ano ba nangyayari, Alejandro? Bakit sobrang init ang katawan ko? Tsaka bakit parang may kung anong nakakakiliti sa loob ko na gustong kumawala? Ano ba to? Hirap nitong sabi. Si Mama, di ako na siya ang may pakanan ng lahat ng to. Pumasok ka na sa silid mo. Maligo ka pagkatapos ay matulog. Nang sa ganun ay may ibsan ng init na nararamdaman mo. Epekto yan ng gamot na inihalo sa kung alimang kinain o ininom natin. Malakas ang kutob ko na sex drugs ang nakapasok sa sistema natin. Kaya pagkiramdam natin ay para tayong sinisilaban. Paos at hirap nitong sabi. Gustong umiwas ni Mercedes na magtanggal ng pangitaas si Alejandro ngunit ayaw sumunod ng katawan niya. Tila ba mayroong sariling pag-iisip ang katawan niya dahil unti-unti niyang inilapit ang sarili sa lalaki hanggang sa abutin niya ang mukha nito. Sunod niyang ginawa ay tumingkayad at inabot ang matamis nitong labi na kay sarap hagkan. Hindi totoo ang sinabi niya na magaspang ang labi nito. Kabaligtaran. Sapagkat napakalambot at napakatamis ng labi nito. Nahihirapan ako magpigil, Mercedes. Ayokong gawin ang bagay na batid natin pagsisisihan natin sa bandang huli. Hirap niyang sabi matapos kumawala sa nakakaliyo at nakakapanghina nitong labi. Hindi ko na kaya. Pagmamakaawa niya. Kakaibang sakit na kasi ang ngayon ay bumabalot sa pangibaba niya. Ang sakit ng puson ko, honey. Sa sinabi nitong yon ay tuluyang naputol ang pisin ni Alejandro. Ang pagtawag nito sa kanya ng honey ay mas lalo lamang nagpalala sa init ng kanyang nararamdaman. Kinabig niya ang batok nito at pinagdaop ang kanilang mga labi. Sinalo niya na rin ang pangupo nito. Hanggang sa tuluyan niya itong dalhin sa master bedroom kung saan siya dapat magpapahinga. Nang hindi malang naghihiwalay ang kanilang mga nag-aalab na labi. Maingat na inihiga ni Alejandro, ang babaeng ngayon ay nagpapahibang sa kanya. Pinakawalan niya na muna ang labi nito upang humingi ng paumanhin sa kagawin niya. Halos bawiin ang ulirat ang dalaga nang tuluyang maramdaman ang binata sa loob niya. Mahigpit siyang yumakap rito hanggang sa tuluyan nilang maabot ang sukdulan. Matinding pagpipigil ang ginawa ni Alejandro nang tuluyang makatulog ang inangkin dalaga. Isang beses lamang ang pagkakamali na gagawin niya. Wala ito sa plano. Ngunit dahil sa pilyang ina, kaya niya nagawang pakialaman ang babaeng asawa niya lamang sa papel. Aaminin niya na mayroon ang puwang sa puso niya ang dalaga. Ngunit hindi yun basihan para sungkitin ang iniingatan nitong yaman. He was her first at napulaan niya ito. Maingat siyang bumangon at kinumutan niya na rin ang dalaga bago niya pinulot ang nagkalat niyang saplot. Tinapunan niya muna ng tingin ang mahimbing na natutulog na dalaga at mahina ritong humingi ng tawad bago tuloy ang lumabas ng sariling silid. Napabugan ng hangin si Alejandro bago tuloy ang pumasok sa guest room. Mayroon siyang ilang damit doon kaya't mayroon siyang magagamit na pamalit kahit na hindi na siya bumalik sa inuko pang silid. Matapos maligo ay pinasya niya magtungo sa minibar. Kailangan niya ng sipa ng alak para maramdaman niya ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Sunod-sunod ang naging paglagok ni Alejandro sa inuming napili. Nilango niya ang sarili hanggang sa tuluyan niyang maramdaman ang pamimigat ng kanyang mga talukap. Tumayo na siya at susuray-suray na nagtungo sa sofa.
Doon niya piniling matulog dahil hindi niya nakayang umakyat pa ng hagdan. Kinaumagahan ay naunang nagising si Alejandro. Nagising kasi ito dahil sa narinig na ugong ng lumapag na chopper. Bumangon siya habang hawak ang sintido. Lumabas siya ng White House upang alamin kung sino ang lula ng chopper na lumapag. Kalista? Mahinang usal niya nang bumaba ng chopper ang malamodelo sa ganda at simputi ng gatas ang balat na babae. May ngiti sa labi nito nang humakbang palapit sa kanya. Wala siyang ibang maramdaman sa babae. Blanko niya lamang itong tinignan hanggang sa huminto na ito sa harapan niya. Tinanggal na rin nito ang sunglasses na suot kaya't bumungad sa kanyang paningin ang abuhin nitong mga mata katulad ng sa kanya. I finally found you. Let's fix everything, babe. Let's get married. Galak nitong sabi at walang paalam na inabot ang kanyang labi. Ganoon tagpo ang nakita ni Mercedes nang dumungaw ito sa bintana. Pagkiramdam ng dalaga ay nahati sa dalawa ang puso niya. Hindi niya dapat ito maramdaman ngunit hindi niya mapigilan. Mahal niya na ang taong umupa lamang sa kanya para maging asawa siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata kasabay ng pagtulo na namuong luha sa kanyang mga mata. Walang espesyal sa nangyari sa kanila dahil sanhi lamang yun ang gamot na pumasok sa sistema nila. Hirap man dahil sa napunit niyang hiyas ay bumangon pa rin siya at naglinis ng katawan. Ipapatigil niya na ang kalokohang ito habang maaga pa. Habang hindi pa masyadong malalim ang sugat sa puso niya. Tinapos niya na ang paglilinis ng katawan. Lakas loob siyang bumaba at pigil niya ang matinding kirot. Nabungaran niya si Alejandro sa salas. Inilibot niya ang tingin ngunit wala na ang babaeng kahilikan nito kani-kanina lamang. Nilinis niya ang lalamunan bago rito lumapit. Agad naman itong napatayo na makita siya. Mercedes. Alalang sambit nito sa pangalan niya. Gusto ko nang umuwi sa bahay kanlungan kung saan ako nabibilang. Ayoko nang ituloy ang palabas. Umaatras na ako. Wala na rin akong pakialam sa kasunduan natin. Basta iuwi mo lang ako. Daratsahan ngunit pigilan luhang utos niya rito. Dahil ba sa nangyari? Malungkot ang boses nitong tanong kahit mabilis siya nag-iwas ng tingin. Sinubukan nitong abutin ang palad niya ngunit iniwas niya yon. Walang kinalaman na nangyari sa atin. Mahina niyang tugon. Mercedes, yung nangyari sa atin ay special sa akin. Hindi ka rin pwedeng umatras. Mahina ang tono nitong sabi. Pigilan luha na umiwas siya dito ng tingin. Napagkasunduan natin na kapag may isa sa atin na mahulog ay ititigil na natin ang kalokohang to. Talo ako dahil nahulog ako sa'yo. Kapag iusap lang habang maaga pa itigil na natin to. Sabihin mo sa mama mo ang lahat na isa lamang tong pagpapanggap. Kailangan ko ang annulment, lalayo ako at kakalimutan ko ang mga nangyari. Matatag niyang sabi. Hindi, hindi pwede. Hindi ako papayag. Mariintanggi nito kaya't inis niya itong binalingan ng tingin. Ayaw mo akong pakawalan? Dahil gusto mong daladalawa ang tinutuhog mo? Ganun ba? Puno ng hinanakit niyang tanong dito. Nangunot naman ano ni Alejandro dahil hindi niya maintindihan kung saan ito kinukuha ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Hindi kita maintindihan. Mababa ang tono nitong sambit. Mapakalang umiti si Mercedes. Maang-maangan? Subukan mo kayong humarap sa salamin at na makita mo yung labi mo na ano mo'y pinapak ng bubuyog dahil sa pamumula. Taklasan niyang sambit. Napapailing-iling naman si Alejandro sapagkat batid niya na kung saan nito hinuhugot ang mga paratang sa kanya. Nakita sila nito ngunit hindi nito nakita ang pag-iwas niya kaya sa gilid ng labi niya lamang dumampi ang labi ni Kalista. Nakita mo na hinalikan niya ako pero hindi mo nakita na umiwas ako. Wala na siyang halaga sa akin, Mercedes. Bumalik man si Kalista ngunit hindi niya maibabalik ang dating pinagsamahan namin. Inabot niya ang palad nito at marahan yung pinisil. Hindi lang naman ikaw ang nahulog, pareho lang tayo. Kaya walang rason para itigil natin to. Gusto kita, Mercedes. Hindi ko alam kung saan at kung paano nagsimula ang lahat. Basta na lang akong gumising isang umaga na itinitibukan na ng puso ko. Gustong gusto ko marinig mula sa iyo ang napili kong endearment para sa atin. Nakakahiyaman aminin. Ngunit kinikilig ako sa tuwing sasambitin mo ang endearment na gusto ko para sa atin dalawa. Let's make it official, honey. Alisin na natin ang pader na nakaharang sa mga puso natin. Hayaan natin ang puso natin tumibok at maging masaya. Mahal kita, Mercedes. Mahalaga ka at special. Gusto ko makasama ka. Gusto ko rin alagaan ka, pati na magiging bunga ng pagmamahala natin.
mahal kita, mahal mo rin naman ako, hindi ba? Oo, mahina niyang tugon. Bigla na lang nilipad ng hangin ang inis at selos na naramdaman niya kanina. Nang sabihin nito sa kanya ang tunay na nararamdaman. Sa isip-isip niya, maigi na rin ang pagiging overreacted niya. Dahil kung hindi siya umalma, ay baka hindi pa rin sila nagkakaaminan. Sabihin mo rin na mahal mo din ako, honey. Malambing nitong utos sa kanya. Naipikit niya ang kanyang mga mata nang haplosin nito ang kaliwa niyang pisngi. Gusto kong marinig mula sa'yo na mahal mo din ako. Say it, honey. Pausang boses nito na pakiusap sa kanya. Napalunok siya kasabay ng dahan-dahang pagmulat ng kanyang mga mata. Sinalubong niya ang maganda nitong mga mata. Gusto rin kita. Nahihiyang pag-amin niya. Malawak ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Alejandro. Magpapakasal tayo sa simbahan. Gusto mo ba akong makasama habang buhay? Masuyo at puno ang pagmamahal nitong tanong. Isang matamis ng ngiti ang ngayon ay gumuhit sa labi ng dalaga. Hindi niya may paliwanag ang sayang nararamdaman. Ang puso niyang nahati kanina ay muling nabuo. Mabilis siyang tumango na labis namang ikinutuwa ni Alejandro. Sa sobrang tuwa nito ay niyakap siya at pinuhat hanggang sa umikot sila nito. Thank you. Bulalas nito at dahan-dahang inangkin ang kanyang labi. Dinala ni Alejandro ang kamay niya sa batok nito. Ipinulupot rin nito ang kamay sa bewang niya. Kakaibang init ang ngayon ay sumasakop sa buong sistema nila. Hindi na ito ang anumang gamot. I want more than a kiss. Gusto ko maramdaman ka muli. Pausang boses na sambit nito nang panandalian nitong pakawalan ang kanyang labi. Walang pag-aalinlangan tumango ang dalaga sapagkat maging siya ay gusto din na muling maramdaman ang mahal niya. Naramdaman niya na lamang ang pag-angat at kumapit siya rito ng mahigpit. At tinugon ang matamis nitong halik. Pakiramdam niya ay isa siyang babasaging kristal sa sobrang ingat nito sa kanya. Sinalo nito ang likod ng ulo niya at dahan-dahan siya nitong inilapag sa ibabaw ng kama. I love you. Pangako nito habang nakatitig ng mataman sa kanya. Makikita mo talaga sa mga mata nito ang labis-labis na pagmamahal para sa kanya. Mahal din kita, Alejandro. May ngiti sa labing pangako niya rin dito. Pinatakan nito ang noo at tungki ng ilong niya. Ganoon din ang magkabilaan niyang pisngi hanggang sa muli nilang pinagdaop ang kanilang mga labi at muli nilang ipinaramdam ang pag-ibig sa isa't isa sa ibabaw ng malambot na kama. Pagbalik natin ng Maynila, dadalaw tayo ng kalungan. Sasabihin natin kay Mother Agnes sa lahat at iimbitahan na rin natin sila sa gaganapin nating kasal. Tsaka ko nalang ibabalita kay Mama kapag nasiayos ko na ang tungkol sa kasal natin. Kapag kasi sinabi ko agad, ay panigurado magpipresenta yon na siya nang trumabaho ng lahat at ayoko nang ganon. Dahil gusto kong ako ang umasikaso ng lahat dahil kasal natin yon. Napangiti siya at hinagka ng noo na nakangiti at nakikinig lamang sa kanya na asawa. Sino mag-aakala nahahantong tayo sa ganito? Sobrang saya ko. Salamat honey dahil tinanggap mong offer ko. Kung hindi mo siguro tinanggap, ay baka malungkot pa rin ang buhay ko. Patuloy na nilalaro ni Alejandro ang buhok ng kanyang asawa habang nakadantay ang binti at kamay nito sa kanya. Nasa ilalim sila ng kumot at mas piniling ipahinga na ang katawan. Sapagkat plano nilang bumalik na ng Maynila bukas, ngunit bago yon ay susulitin muna nila ang ilang oras pang bakasyon sa isla. Parang panaginip ang lahat, maging ako'y hindi makapaniwala nang isang katulad mo ay mahulog sa dukha at simpleng katulad ko. Natupad din sa wakas ang isa sa mga pangharap ko. Isang lalaki na magmamahal sa akin ng tapat at aayain ako ng kasal. Buong akala ko'y matutulad ako kay Mother Agnes. Na matapos sumubok ay nabigo lamang. Salamat dahil binigyan mo ng katuparan ng pag-ibig na hinahangad ko. Mahal kita, honey. Mahal din kita. Masuyo nitong tugon sa kanya. Mahigpit nilang niyakap ang isa't isa. Sabay nilang ipinikit ang kanilang mga mata. Magpapahinga lamang sila saglit. Nang sa ganon ay mabawi nila ang lakas na nawala sa kanila. Hapon na rin na magising ang mag-asawa. Naligo muna sila ng sabay bago sila bumaba. Tinawagan ni Alejandro ang katiwalang si Mang Tommy para magpahanda rito ng hapunan. Sa dalampasigan ay magkahawak ang kamay na mag-asawa habang naglalakad. Nagtagumpay ang plano niyo, Doña Aurora. Kita ko ang lambing at pag-ibig sa mga kilos nila.
Plano na po nilang bumalik ng Maynila bukas dahil sa plano nilang pagpapakasal sa simbahan. Feeling ko lang po, Donya, nahayaan yung kumilos ngayon si Sir Andrew. Ani ni Mang Tommy habang hawak ang telepono na nakadikit sa isa nitong tenga. Salamat naman sa Diyos. Huwag kang mag-alala, Mang Tommy, dahil wala akong gagawin ngayon. Hahayaan ko ang panganay ko. Pauwi na rin ako ng Pinas kasama si Aviana. Hindi pa makakasama si Annalyn dahil kakapanganak pa lang. Galak nitong wika na ikinatuwa naman na matandang lalaki. Natapos ang usapan ng dalawa nang magpaalam na ang ginang. Tinapos na din ng matandang lalaki ang hinahandang hapunan, katulong ang dalagitan nitong anak na si Lian. Gutom ka na ba? Malambing na tanong ni Alejandro habang nakaupo sila sa buhangin at nakatanaw sa tahimik na karagatan. Yakap niya ang asawa mula sa likod. Nakasandal ito sa matipuno niyang dibdib, kaya tamoy na amoy niya ang mabango nitong buhok. Medyo, ikaw ba? Nagugutom na din, pero ibang gusto kong kainin. Pilyong sambit niya na ikinainit ng pisngi niya ng asawa niya. Pinalo nito ang kamay niya na ikinatawa niya. Pasaway ka, halika na nga, bumalik na tayo dahil ayoko na magpakain ulit. Time out na muna, tsaka na lang kapag nakasal na tayo. Inalis niya ang kamay nito na nakayakap sa kanya. Tumayo siya at hinila ito dahil kapag nagtagal pa sila ay baka hindi na talaga siya makalakad. Tatawa-tawa namang nagpatangi sa asawa si Alejandro. Binibiro niya lang naman ito. Pagpasok nila sa White House ay sumalubong agad sa kanila ang nakakatakam na amoy ng inihaw na isda. Nagtungo agad sila sa hapag. Apat na klase na lamang dagat ang nakahain sa hapag. Natakam silang pareho. Matapos kumain ay tinawagan ng binata ang kanilang piloto. Maaga silang aalis bukas. Tuluyang sumapit ang umaga. Handa na rin sila sa paggayak. Sa pagsampa nila sa chopper ay pinatulog na muna ni Alejandro si Mercedes. Tanghali na rin ang tuluyan nilang marating ang Maynila. Nagulat pa sila nang mapungaran ang mag-inang Aurora at Aviana. Hindi ni Mercedes inaasahan ang mainit na pagtanggap sa kanya ng ina at ng kapatid ng kanyang asawa. Pinag-usapan na agad nila ang kasal. Maluha-luha pa ang dalaga sapagkat naramdaman niya ang pagmamahal ng isang ina sa katauhan ng ina ng asawa. Ganito po pala ang pakiramdam na mayakap ng isang ina. Ang sarap po sa pakiramdam, Mama. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Nasa loob sila ng silid ni Aurora dahil ni-request nito na magbanding silang mga babae. Ayaw pa sana ni Alejandro, ngunit dahil nais rin ni Mercedes na makabanding ang ginang pati na ang kapatid nito, kaya wala nang nagawa pa ang lalaki. Nagdadrama ang sister-in-law ko. Napapangiting singin ni Aviana. Magkasing edad lamang ang dalawa kaya't madaling nagkapagaanan ng loob. Natawa si Mercedes sa sinabi sa kanya ni Aviana. Pinawi niya na rin ang tumulong luha. Pasensya na, sobrang saya ko lang talaga. Sambit niya na ikinangiti ng dalawang babae. Niyakap siya ng mga ito hanggang sa muli siyang pagsukatin ng mga regalo nitong dress at sapatos. Inabot ng isang buwan ang paghahanda ng ingranding kasal. Lahat ng malalapit sa kanila ay saksi sa sinumpaan nilang mag-asawa. Lumipas pa ang mga buwan at tuluyan na rin iniluwal ni Mercedes ang triplets nila ng mahal niyang asawa. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil nakaya niyang i-deliver ng normal ang kanilang mga anghel na pinangalanan niyang Mercedita, Miraculous at Alexandra. Ang clothing store na itinayo ni Alejandro para sa asawa ay mas lumawak pa sapagkat mahusay sa pagguhit na magagandang kasuotan si Mercedes. Mas nakatulong pa sila sa orphanage. Sa ngayon ay kontento at masaya silang mag-asawa. Mayroon dumarating na problema, ngunit nareresolbahan naman nila agad. Magkahawak kamay at sabay-sabay nilang ipinikit ang kanilang mga mata. Nasa loob sila ng simbahan sapagkat ngayon ay ikatet wedding anniversary nila. Mas pinili nilang iselebrate ang special na araw nila sa bahay ng Diyos, kasama ang tatlo nilang anak. I love you, honey. Sabay nilang usal nang matapos ang misa.